Nagtipon sa Paradise Seventh-day Adventist Church ang mga Adventista mula sa Central Occidental Mindoro, District 2, upang idaos ang kanilang Mid-Year Thanksgiving and Praise Program. Doon ay sama-sama silang nagpuri at nagpasalamat sa Diyos sa kanyang gabay at pagpapala samantalang nagpapatuloy ang taon. Ang balitang hatid ni Zyril J. Mamak. Nagtipon para sa Mid-Year Praise Program at Thanksgiving ang Central Occidental Mindoro District 2 sa Paradise Seventh-day Adventist Church sa Blayan nitong 30 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Masiglang dinaluhan ng mga kapatiran ang nasabing pagsamba, damang biyaya at paggabay ng Panginoon sa Sanlinggong nagdaan. Makalangit ng mga awitan at karunungan ang siyang pawang maririnig sa maghapong pagdaraos ng pagsamba. Sa tulong ng Panginoon ay naging matagumpay yung ating ginagawang Mid-Year Praise Program. At sa tulong na rin ng mga kapatid sa paghahanda sa pagluluto, ayan ating ipinasalamat sa ating mga kapatid. At salamat sa Panginoon at sa kabila ng mga pagsubok ng pandemya, sa pagsubok sa ating pananampalataya, ay nandito tayo ngayon, sama-sama nagpuri at nagpapasalamat sa ating Diyos. Kasabay nito ay tinalaga rin ang mga guro ng ating church school para sa panibagong panruang taon sa bayan ng Sablayan kasama ang mga school board members nito sa pamamagitan nila Pastor Nelson Paulo, Par Director at Media Ministry President ng SSD at Pastor Kelvin Fiecas, Pandistritong Pastor ng South Occidental Mindoro. Ayon sa susing talata na matatagpuan sa 1 Tesalonica 5:18, sa lahat ng bagay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo, na kung saan ito nawa ang maging gabay natin sa paglilingkod habang tayo ay naghihintay sa kanyang ikalawang pagparito. Purihin ang Diyos dahil dito sa punto, tinatanggap nila ang imbitasyon galing ng ating Panginoon. Mismong salita ng ating Diyos na ibinahagi doon sa 61st General Conference Session. Get involved. Jesus is coming soon. Mula rito sa Paradise Seventh-day Adventist Church, layuning maghatid pag-asa, ako si Zyril J. Mamak para sa Hope Today NPUC News.